Pakibigay na po yung 1K na dagdag na pensyon na hindi pa ibinibigay. Maawa naman po sa amin. Thank you for joining us on short notice. Maraming salamat sa ating mga resource person. Let's now proceed. We have quite a long agenda. I enjoin all our resource persons to keep their comments short and not to repeat the issues already raised by previous resource persons. Thank you very much for participating. We'll first go through the emoluments, yung karagdagan mga pera na hinihingi o pribilehyo, no? Ang narito po, yung unang-una, yung Universal Social Pension ni Senator Risa Ontiveros. Kahit maganda ang pakay nito, ang unang problema kaagad-agad is maliwanag na kakailanganin to ng napakalaking halaga. Ang totoo, aabutin ng 165 billion kapag nangyari to. So, alam ko na hindi ito kakayanin. Ang mas maigi siguro is to undertake an update on the existing social pension for indigent senior citizens. The truth of the matter is, pinaglaban ko nitong 2024 budget na mabigyan ng ating mga senior citizens nung 1,000, yung marginalized seniors to ha, hindi katulad nitong batas. Itong marginalized seniors pa lamang, kasi marginalized seniors pa lang hindi na mabayaran. Eh, yung 165 billion, wala na yon, talagang imposible na mangyari yon. At least sa ngayon. Siyempre, yan yung ideal at magpapasalamat tayo kay Senator Ontiveros na pinalala niya sa atin. Ngunit alam naman natin lahat na walang perang ganyan. Ang una natin dapat tulungan, yung mga indigent seniors na tinatawag, pinaglaban natin yung 49.807 billion covering 4,085,066 senior citizens, tigwa 1,000 at the 1,000 level na itinaas na ng batas. So, andyan na yan at may unprogram pa ng 5.793 billion. Kapag may savings ang ating pamahalaan. Alalahanin natin na kahit napakalaking amount ng 49.8 billion, kulang pa to, no? May 490,010 waitlisted senior citizens. Kaya may additional budget. At ikalawa, may utang pa tayo sa mga hindi nabayaran in the past. Tama po ba, Ms. Salud? Yeah. So, alam natin yun. Kaya nga lang, naghihirap tayo maghanap ng pera. Baka ma-veto pa ng tuluyan. Kaya't eto nga, ang pinipilit natin is mabigay at least sa indigent seniors. So, ang una kong tanong, ano na yung update tungkol sa 2024? Ms. Salud, please, ang ating social welfare. Nag-umpisa na ba kayo mamigay nito kasi nasa second quarter na tayo papasok, ano? Good afternoon, Chair. For 2024, we already started our social pension payouts nationwide since January 2024. So as of March 31, we already have served a total of 754,000 pesos since January, February, March pa lang po. So around 3 months pa lang po ang payout. So we only have 754,000 beneficiaries na na-serve. Beneficiaries, not pesos. Beneficiaries po. Oo, sobrang konti naman nun. Yes po, kasi 3 months pa lang po ang payouts. Okay. Thank you po. So can you give us the data please in writing? Updated kung ilan na ang na-serve at magkano ang na-disperse. Are we on time? Yes. Are we updated to April? Yes, ma'am. Kasi buwanan to, di ba? For the financial utilization po, we have utilized 30% po
Ah, so you're ahead. Yeah, po. You are ahead. Okay. Or average naman. Average, yeah. Yes, ma'am. All right. So the other payouts concern the Centenarians Act. We have expanded the Centenarians Act, pero late na siya, di ba? Hindi siya naisama sa budget. So paano niyo pinaghahandaan giving 10,000 to all Filipinos reaching 80, 85, 90 and 95? Alam naman natin lahat, kahit excited ang mga lolas at lolas, talagang hindi nasama sa budget 'yan kasi late in the year na tapos na yung pagpasa ng budget. So I'd also like to inquire from DSWD and the NCSC, nakapagpahanda na tayo? Umpisahan natin yung DSWD. Kasi kayo ang nagbabayad niyan sa ngayon, di ba? For the centenarians po, or yung 100 years old lang po, ang covered po ng DSWD. Sorry? 100 years old po. Oo, yun pa lang, yes, ang nabudgetan. Pero updated tayo dyan, nakapagbayad na kayo? Yes po. Ilang centenarians na kayong magbayad? For 20... For 2024 po, we already have served a total of 1,000, out of the target 1,760 centenarians, we already serve a total of 1,772. So we're updated on the centenarians. Yes po, ma. Pero wala pang balita doon sa expanded. Wala pa po. I think okay, the Attorney Quijano, but I don't think you implement this in any case, right? Right now, ma'am, we're preparing the guidelines for 80, 85, 90, and 95. Right. And therefore, one of our discussions with DBM is magkano bang requirement kung isali natin yung nag-birthday ng 80 years old nung nung March 18, 2023. Kasi 80 years old pa rin siya when the law became effective on March 17. So, making calculations where the physical targets of yung 80 ay 151,000, yung 85 ay 76,000, yung 90 is 29,000, and yung 95 is 6,000, It's 10,000 every birthday. No, the number of seniors, ma'am. Okay. So ang calculation natin is 4 billion plus for this. Bakit ganyang kalaki? Because the range starts from last year when the law, kasi effective ang law March 17 this year, ma'am. And yung March 18 last year na nagbe-birthday, 80 years old pa rin. Yan po yung basis natin. Kaya po, yan yung first calculation. But for the next year, 2025, it's going to normalize into 3 billion. So ngayon, 4 billion yung calculation po. I see. Okay. All right. That's for the expanded, ano? Yeah po. Yeah. Nung nag-estimate kami kasi napakaliit, it's only 2.4 billion a year. Mm-hmm. So, yung bilang po ninyo masyadong malaki, baka hindi pasok yan. Actually, ma'am, we consulted... Na-approve ito dahil nagtatawaran kami sa amount . We consulted PSA and even the COMELEC records. And ito po yung result ng natin, extrapolation. This all depend on the DBM as usual. Yes, so, ma'am. Anyway, we submit our request. It's a 2.637 billion right now. Yun ang estimate. In any case, like I said, we will request updates as necessary. Ma'am, actually, we wrote your office a question because we are not certain if we need to include last year's 80-year-old individuals up to this year. And so our calculation is really just pag walang pera this year and for the 80 years old, then we move to 2025.
But we're still asking, ano ba talaga ang saklaw ng 80 years old? Kasi the law became effective on March 17. That's correct. I think, strictly speaking, you're right. Of course, Attorney Quijano, ang problema natin, tulad nung sinabi ni Ms. Salud, maraming pang disenfranchised at medyo hindi kasamang seniors at may utang pa sa dating mga hindi nabayaran, no?